welcome to my channel. With me is, I have my daughter, say hi. This is Ariel. Kung napansin nyo, the same clothes kasi katatapos lang natin mag-video ng ating meal tea na taste test. So today guys, magluluto tayo ng sweet and sour fish. So we have here, ang ating isda na gagamitin is blue marlin. So gagawin natin siyang sweet and sour. Of course, meron tayo sa ating pangisa, onion, garlic, at saka yung ating ginger. We also have our bell pepper, pineapple tidbits, our tomato sauce, and we will use, we have also carrots, and some butter. So yung ating fish, guys, we already marinated this one, some calamansi, and then salt and pepper. Tapos nilagyan na natin ng konting bawang at saka yun, asin na nga, daddy, salt and pepper. Nandiyan si daddy sa likuran. So, we marinated this one for about 15 minutes para manunuo talaga yung lasa ng sa ating fish. So, first lalagyan na natin ng oil ang ating pan. Mainit ito kanina pa. Pagkatapos, yan, medyo napadami yung oil natin. Okay lang yan. Healthy naman yung ginagamit nating oil. Lagyan natin na butter. Ariel loves butter. So, we will put some butter. There. Pagkatapos niyan, so kapag na-melt lang natin yung butter, so kapag nag-melt na yung butter natin, natunaw na yung butter, it's time for us to fry our fish. Oh, it's like egg. It's not an egg. It's a butter. Where's my... Oh. Yes. Okay. So, yan na guys. Ang bango ng butter. So, we will fry the fish. Ariel? Are you ready? So, mainit na yung butter at saka yung oil natin. So, we will fry the fish. Yan. Sana yung gagawin ko, ano, fish steak. Sa susunod, magawa tayo yan. So then, ang bango-bango, hiniwa lang natin ang ating isda. Mabango ba? So yan lang, huwag na natin yung bagdagan pa para hindi sila magsiksikan sa ating pan. Hintayin na natin na maluto yung isda. Yan. So while doing that one, what are we going to do? So habang hinintay natin na maluto ang ating isda, gagawa tayo ng sauce para sa ating sweet and sour. So yung gagamitin natin is yung pineapple juice, yung juice ng ating pineapple tidbits. So halo-haloin lang natin sa isang lalagyan. So ilalagay natin yung juice ng ating pineapple tidbits. Pagkatapos niyan, manood ka lang muna, anak. Lalagyan natin ng vinegar. And then, soy sauce. Tumatalsik yung isda, masakit. Okay, yan. Pagkatapos, lalagay tayo ng salt. And then, dahil super sour nga siya, maglalagay tayo ng sugar. So, yan. Yan, you will just mix it. So, i-mix lang natin. Halo-haloy lang natin. Hanggang matunaw yung ating salt at saka yung ating sugar. So, ayan na guys. Mamamasarin na natin sa kabilang side. Pagkatapos, ituloy lang natin. Okay, so hintayin lang natin sa kabila. Okay, so ito na. Luto na to. So, kukunin na natin para hindi masunog kasi yung isa natin nasunog. Okay lang yan. Sa pagluluto, may pagkakamali talaga. Pero okay lang, hindi naman nagsyadong tunog.
Okay. Tapos ilagay natin yung natirapan natin isda. Tumatasik. Dahil masakit. Okay, lalagay pa natin yung ilagay natin isda. There you go. Galunggong. Masarap din yun. So, ito, kasi bumili yung mother namin, eh, sabi ko, isisit ang siya niya namin. Sponsor naman yung isda. Okay, so tapos na tayo magprito ng ating isda. Ano ba yan? So, medyo inaway ako ng isda. Marami akong tarsik sa mukha, sa kamay. Nako, yan talaga yung pagluluto. So, after we fry our fish, what we're going to do, we're going to saute and we will make our sauce. So, kapainitin lang muna natin yung ating pan. So, after nyan, we will put another oil. Just a little bit of oil. Para lamang sa pag-isa ng ating onion, garlic, ginger, at saka ng ating carrots. Ayan. Tapos, magdadagdag tayo ng konting butter lang. Magkakasala tayo paminsan-minsan. Konting butter. Masarap ang butter. Ayan. Mainit na. Ang bango talaga ng butter. Ariel's love butter, actually. So, after this, mainit na. Lagay natin ang onion. Pagigisa lang natin yan. So, pagkatapos, we will put our garlic. Hindi. Yan. Yung garlic. Sabay na natin yung ginger. Yan, sabay-sabay na natin. Ayan. We will just saute it very well. Diba? Sabi ko, kahit anong ano lang naman isda, pwede natin gawing sweet and sour. Sabi ko nga kanina, pwedeng bangus, pwedeng tilapia. Diba? Kahit anong isda na pwedeng maprito, pwede natin gawing sweet and sour. Eh, tayo ngayon, parang pasosya lang. Sosya, kunyari. Okay, there you go. After this, let's put the bell pepper. Isa-isa lang tayo, guys. Tatapos, yung carrots. Lagay na natin yung ating sauce na ginawa kanina. So, ito yung ating minix na juice ng ating pineapple tea bits. Nilagyan natin ng vinegar, soy sauce. Ano pa ba nilagay natin dito kanina? At salt and the sugar. So, ibuhasan natin sa sauce natin. Then, we will just put a little bit of pepper. Lagay tayo ng pepper. Yan. And kapag may oyster sauce, pwede kayong makalagay ng oyster sauce. Pero kung ayaw nyo, okay lang naman. So, lagay tayo ng oyster sauce. Yan. And lalagyan natin na. I-mix. Pakukuluan na muna pala natin. Ano ba yan? Lagay ng lagay, hindi pa nga nakakulo. Smells good already. So, ito na guys, kumukulo na. Pwede na natin idagdag yung ating tomato sauce. Yan. Pwede din tayo makalagay ng konting tubig kapag
medyo malapot yung sauce natin. So, we can put some water. So, after this, ilalagay na rin natin yung ating pineapple kibits. Ready na! So, parang medyo malapot siya. Magdadagdag lang tayo ng konting tubig. Ilalagay natin yung tubig dito. Sa ating tomato sauce. Sayang. There. So, pakapuluan lang natin ng another 5 minutes. Then, we're ready. We're done. So, our sauce is ready. Pwede na natin ilagay yung ating fish. And, ang sarap na. So, we'll put the fish and the sauce. Pakukuluan na natin ng konti. Para manunuot din yung lasa ng sauce sa ating isda. I'm just going to mix like this. Papaliguan natin yung isda ng sauce. There. And our food, our sweet and sour is ready. Very easy. Budget friendly din to. Let's taste. Yummy. Tastes good. Perfect. So that's it. It's ready. Pwede na natin patayin yung ating apoy. Ready to serve. There we go. Hindi pa? Ang sosyal ng ulam. More fish on the side. Patapos lagyan na natin ng sauce. Yan. So here's our finished product. Here is our sweet and sour fish. So I hope you enjoy watching. God bless everyone. See you in my next video. If you like this video, please don't forget to hit the like button. And if you haven't subscribed, please subscribe and like. And don't forget to share. God bless everyone.